Hello mga ka-chestrap. So ngayon ay ito yung board 3 na analyze natin. So puti yung team India, then puti yung team China. So mga women na naman. So yung board 3 nila ay WGM, no? So mga malalakas din dahil Grandmaster. And naglalaro pala yung Conero Humphrey. So siya yung youngest women Grandmaster. Or yan, so din si WGM Hu Yifan from China, then si Humpy is from India. So puti yung team India, then black yung team China. So team India played D4, then knight F6, knight F3. So knight F3 hindi mo na nagsi C4, so E6. So para mag-Rumfeld di mamaya, then nag c4, d5, knight c3, bishop b4, ayan. So parang mag-ragosinish mamaya. So mag-bishop g5. So dito ay bishop g5 talaga yung tinira ng team India. Then pwede rin dito, no, na mag example, magano lang, bishop c6 d5. So exchange variation. Then pwede rin dito mag e3 or mag b3 siya mamaya. So parang rete. So pwede dito queen a4. So magulong linya dito kapag queen a4. Yan, so parang para hindi na maka c6. So dito ang pinili ay bishop g5, so Ragusin variation talaga. Then h6, so palis na yung bishop, so kinapture na. So queen takes f6 talaga yung pinang-capture dyan. So kung nakita nyo yung mga video ko, no, sa ganitong mga linya, so queen takes f6 talaga yung pinang-capture. So e3, so bookline pa rin, then linyado. So castle, rook c1. So with the idea na protect lang yung knight kapag kinapture. So linyado pa rin, no. Then dito ay nag fifth choice, so nag knight d7. So ang pinaka top choice kasi dito ng black ay takes c4. So yan. So intending, so bishop takes c4. So pwede mag b6, so pwede siya mag c5. Then dito pwede rin dito siya mag c5 or c6. Ayan. So dito ang pinili ay knight d7. So fifth choice, queen b3, bookline pa rin, bishop takes c3, queen takes c3. So bookline pa rin kapag b takes c3 na ang kinapture mo, medyo hindi na yan bookline, may referensya na yan. So dito nag c6, bishop d3, rook e8, so bookline pa rin dito. Then developing lang, no, yan yung mga bookline talaga, developing. So dito ay na out of the book na. So nag-castling na dito. So ang bookline pa rin dito, no, ay detect C5 lang. I mean, or detect C4. I mean, C6 D5 lang ang pinaka bookline talaga dito. So dito ay nag-iba ng position, so nag-castle. Then nag E5, so intending na mag E4, so fork. So detect E5. So dito ay may pipiliin yung black, so detects e5. So ang linya kasi or position, bakit nag e5 yung black? Para ma-exchange yung mga minor pieces. So e5, detects e5, knight takes e5, knight takes e5, queen takes e5. So intending na dried endgame or drawish endgame talaga. So pwede rin dito mag rook takes knight, so para hindi lang muna exchange yung mga queen. So medyo may bato-bato pa. Pero dito ay kinapture na. So draw na talaga. Or magda-ride in game. So kinapture para magkaroon ng extra tempo yung block. So rook takes pawn. So dito, no, may konting background lang bakit hindi pawn. So kasi ito ay isolated pawn. Then
and then weakness ito, then itong bishop eh, hindi pa makapag-develop. So yung need pa siya nga mag-develop pa ito, then ma-weak naman yung b7, so mag-rook d7 lang. So threat yung pawn sa b7. Yan yung mga ideas to delicado for black or Delacay James. So dito rook takes lang, bishop c4, rook d8 balik, then rook ft1 sa control sa d file. Yan. Then dito ay nag bishop f5 develop lang. Then ito din yung mga isang idea ng mga grandmasters. So f3. So ito ay endgame na. No, sa ganitong position. So andali lang ng endgame. So g5. So ang idea ng g5 dito no ay mag g4. So bubungi-bungi yung pawn structure ng kingside. So dito ay nag e4. So alam na ng black yan, kasi may coming siya ng mag bishop g6, then mag f5 siya mamaya. So magagamit din yung bishop sa g6, then mag king f8 para walang pin. Yan. So king f2. So ito talaga yung endgame technique no, na kailangan king must be active in endgame. Yan. So i-note nyo yan. Then dito king f8 din, so king must be active in endgame. Then iwas pin, so para maka f5 na din. So dito nag b4, so para siyang minority attack. Yan. So i-4 nyan mamaya. So dalawang pawn versus 3 pawns, so minority attack. Then king e7, so king must be active na. King e3 din, king must be active. And dito ay nag f5 na, so para magamit itong bishop sa g6. So kinapture, then bishop takes g6, so g4. So may baka may ano dyan, nakita na backward itong pawn sa f3, pero temporary lang yan. So pagka bishop g6, so f4 na. Yan din mababackward yung pawn sa f3. Then kahit backward yan, hindi yan madaling atakihin. So g takes f4, capture, then rook takes d1, so dried endgame talaga. Then rook takes d1, pero dito ay slight advantage lang yung black. I mean puti, pero hindi siya ma-i-convert ng winning or ma-wins. Kasi slight advantage lang, so draw or draw wish. So rook f8. So kapag kasi slight advantage, so kadalasan draw kapag end game na. Then king g3. So kapag kasi nagkiking e5 ka dito, mag opposition, so medyo delikado. And may mga rook f2 siya dito, so makukontrol lang yung 7th rank. So kaya nag rook g3 para preventing to rook f3. Yan, so preventing na magkocontrol yung second rank ng puti. So rook f6 na dito. Then h4, so minority attack na, minority attack. b6, so para iwas na mag a4, so I mean a5, so delikado na sa black kapag maka a5 na yung puti. So medyo delikado na, kasi may karoon siya ng parang space advantage or mukhang may pass pawn. So b6, iwas na sa e5, then h4. Yan, nilalagay na yung pawn sa h4, I mean sa 4th rank. So I mean dito pala h4, b6, yan h4 muna. So rook e1, so check. Sorry po. So ito yung main line or ito yung laro nila. So rook e1. So finalize ko kasi pwede siya mag a4 dito, then bago mag h4 no. Yan yung pwedeng ma-drawish talaga. So yan yung isang variation. So dito ay b6,
Yan, rook e1, check muna. Then, king d7. So, angat. I mean, king d7. So, iwas lang sa pin. So, kapag kasi ikaw ay nag-king d6, may rook d1 lang. So, balik. So, kapag rook d7, so, rook e1, so, draw. Or, mata 3-fold reputation yun mamaya. Dito, nag-king d7 lang para maging rook d6. Ayan, magkaroon siya ng idea ng rook d4. Kaya, king d7. So, nag-g4 na. So, threat yung rook and yung pawn. So, kailangan silang i-capture. Captures. So, parang palis na yung rook. Then, rook d6. So, with the idea of rook d4. So, mapipinas itong pawn. So, nag-a3 na. Kasi, alam talaga yan ng mga super GM or women grandmaster ng mga malalakas na ideas. So, dito ay nag-rook d4 na. Bishop e6. So, check yung king. Then, king d6. So, dapat magaling din kayo magpasayaw ng mga king. So, dito ay nag-rook e3. Yan, para hindi na makarook d3. So, kapag kasi ikaw ay nag-dito, hindi, example, rook e2 lang. So, rook e3. Then, threat yung pawn at saka king. Kapag naman dito ay mag-black ay mag-rook d3. Yan, so parang madraw lang. So capture, so drawish position, then pwede rin. So hindi na siya maka-convert ng simple winning kasi kahit mag-bishop f7, so may simpleng sacrifice lang na bishop sa so magpipinas itong dalawang pawn. Kaya dito ay nag-c5. Then, bitik c5. So, bitik c5 para magkaroon siya ng marahil magkaroon ng pass pawn. So, kasi isa lang itong pawn sa queen side. So, outpost. I mean, isolated pawn. So, bishop g4. So, ang idea nito ay magro-rook e6. Then, threat yung check and threat yung bishop. So, fork. Then, king d5. So, dito ay nag-bishop f3, check. Then, king d6. So, bishop g5. So, par marahil din yun yung mga idea. So, same pa rin yung idea. Then, king d5. Bishop f3. King d6. Then, bishop g4. So, dito ay nag-threefold repetition. So, draw. So, ito lang yung board 3 nila. Then, abangan nyo yung board 4. So, WGM din yung nagkakalaban. So, intayin din natin yung board 5. So, analyze natin yung board 5. Then, ilalagay ko rin dito sa description below yung notification, I mean, yung notation nila na kung ilang segundo sila nag-analyze and nag-move. So, nandun yung mga move nila. Then, kapag nag-enjoy kayo sa aking video, don't forget to like. And, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na din kayo para marami pa kayong matututo. Then, click na din yung notification bell para lagi kayong update sa aking mga video. So, ito lang yung video ko sa ngayon. Then, salamat and goodbye.